Okay. So, tuloy-tuloy lang tayo ha sa pagsagot ng hindi, ako pala dapat advice ko sa sarili ko yun. Tuloy-tuloy lang sa pagsagot sa mga tanong na pinapadala ninyo. Eh basta nalulugaran ko ano? Basta hindi pa ako plakda sa pagod sa trabaho. Eh lulugaran natin 'yan, no? Oh, kanina nag-inquire si Mr. Roger Menda. Sister Roger Menda, tinatanong niya sa akin kung bakit daw yung mga manok niya, Rhode Island Red yata yun, 8 month old na daw sila, bakit daw hindi pa nangingitlog, no? Sabi ko sa kanya sa chat, sa Facebook page, sabi ko, sir, sagutin ko na lang sa video, mapupudpud ang daligri ko kapag sinabi ko lahat ng mga, tinype ko lahat ng mga factors na gusto kong sabihin, no? Kapag kasi ganon, no? Ako yung hindi nasasatisfy kapag ka alam kong marami akong pwedeng banggitin pero ang binanggit ko lang isa, dalawa. Para lang, alam mo yun, yung tamad na pagsagot. One-liner, two-liners, para lang masabing hindi mo sinagot. Ay, ako naman ng ganun. Parang nakukulangan ako sa ano, sa sarili ko kapag pagka ganun. Kaya ito, Sir Roger Menda, no? ito yung mga factors, ano? Although hindi ko naman pwedeng sabihin lahat na kasi maaaring merong mga factors hindi ko mababanggit sa video na to, pero at least lahat ng maaalala kong factors na pwedeng contributing factor doon sa hindi pangingitlog ng 8 month old muna na mga babaeng manok, babanggitin ko na. No sir. So eto, una ho dyan, pwedeng may kinalaman sa nutrition eh. No? Ang pangingitlog ho kasi ng manok, una ho sa lahat sa edad. So, wala na tayong problema sa edad. No? Assuming 8 month old ho talaga yan. Ano? At hindi lang sila mukhang 8 month old. No? Ngayon, kung 18 month old po yan, mangingitlog pa rin naman. Pero, baka naman po, ano, huwag niyo po kayo mag-expect na araw-araw mangitlog yan kapag ka mahigit 2 taon na yung mga manok. Okay? So, assuming 8 month old, wala tayong problema sa age, no? I would assume na ang pwedeng naging problema dyan is yung nutritional, no? Nutrition related yung concern nyo sa mga manok natin, no? Kapag layers po kasi dapat ang crude protein content niyan na hindi nabababa sa 17%, no? Yung crude protein content, tapos yung calcium niyan dapat nasa 3.8 to 4.2%, at ang phosphorus niyan dapat nasa 0.65%. Ang fiber niyan, yung mga feeds natin na nabibili between 6 to 8% ng crude fiber, pero dapat 11%. Pero di bale, yung kakulangan kunin na lang natin sa mga damo, dahon, madre de agua, ganyan, mais, no? Carabao grass, mga endemic na damo-damo sa paligid natin, yan. Doon na lang natin bawiin yung kakulangan sa fiber ng mga commercial feeds, no? Ano pa? Crude fat 3%, no? So, 'yan ang nutritional value na dapat makain ng ating mga 8 month old na Rhode Island Red. Hence, at dapat 110 grams per bird per day. Okay? Ano pa? Maliban parte ng nutrition is yung usapin sa tubig, no? Baka naman tama nga naman yung gramo ng feeds, pero everyday natutuyuan ng tubig sa drinker nila, hindi rin maganda yun. No? Makakasama yun sa ano eh, digestive system ng kahit na nung hype naman eh, hindi lang manok eh, maging baka yan, kambing, tupa, kalabaw, no? Tataas ang pH level, no? Tataas ang acid eh, kapag kulang sa tubig, no? So magkakaroon tayo ng ano, ng problema sa digestion pagka kulang sa tubig ang ating mga alagang hayop, no? Ang pagko-compute sa dapat na mainom ng ating alagang manok ay ideally times 2 ng kanyang kinakain. So kung 110 grams per day yan ang kanyang dapat mainom, at least, no? Hindi bababa dapat sa 220 ml na tubig. Oh, alam niyo na ngayon, no? Paano kumpitin 'yan? So, nutrition, no? Ano pa ang pwedeng dahilan bakit hindi sila nangingitlog?
Sigurado ba tayo na hindi talaga sila nangingitlog? Or, pag nakatalikod tayo, doon sila nangingitlog at sa kasamaang palad ay kinakain nila ang kanilang mga itlog. Kwento ko nga doon sa isa kong client, sabi ko, "Sir, kung pwede kang mag-install ng CCTV, mag-install ka." Dahil may nangyari na dito sa farm ko na yung isang pen, nagtataka ako, bakit walang itlog? Tapos wala rin bakas ng mga shells na nabasag, no? Halimbawa, no? Eh, may CCTV kami naka-install. No? Dun, nung nireview namin yung CCTV, nakita namin doon, tuwing bandang alas 11, 10 o'clock, ganyan, 10 to 11, may nangingitlog. Kinakain nila yung itlog. Nauunahan ako. No? So, baka kinakain nila yung itlog. Hindi lang natin nakikita o natsetsempuhan. So, let's not discount that possibility. No? Sir, wala akong pang extra gasto sa CCTV. Okay, granted. Ito advice ko. Kung may bantay naman tayo sa mga manok or kung malapit lang sa bahay natin yung mga manok at rinig natin kapag ka nagkakaluspusan sila doon, ito advice ko. Ang mga manok na may kinakaing eggshell ay naghahabulan yan. Naghahabulan. Minsan makikita mo sa tuka niya, doon yung eggshell. Hinahabol nila yon. Yun ang gusto nilang kainin, hindi yung egg yolk, hindi yun. No? So, minsan nga iniisip ko, hindi kaya may salagu ba o butiking pinaghahabulan ng mga to. Hindi, eggshell pala. No? So, basta may kumaluskos, lumabas ka ng bahay, check mo kaagad. Huwag mong i-assume na baka bulate lang yung pinag-aagawan nila, butiki, or salagubang, o gagamba. Check mo. Kasi meron tayong gustong bantayan na ano na dahilan bakit hindi nangingitlog. Kasi baka nangingitlog, nauunahan lang tayo. So that's number two. Number three, may tataga mo ba sa bato, Sir Roger, na 8-month-old talaga yan? Kasi baka mamaya, hindi sila 8-month-old. Baka 28-month-old, halimbawa. No? So, checkan mo rin yun. Kung ngayon, kung ikaw nag-alaga mula sa sisiwa mga itlog, mula itlog sila, pina-incubate mo, ikaw nag-alaga, more likely, alam mo talaga edad nila. Pero kung binili mo lang sila, at tingin mo, hindi ganun kataas yung trustworthiness ng pinagbilhan mo, no? Hindi ka rin, hindi mo kayang ipusta ang buhay mo na 8 month old talaga ang mga yan, baka may chance na baka 28 month old sila, hindi sila 8 month old, no? Baka 8 month old nung minayon mo siyang 20 months doon sa tunay nilang edad, no? So paano mo ma-check yan? Tingnan mo kung ilang daliri na ang pagitan doon sa kanilang mga sipit-sipitan. Baka yung tatlong daliri kakasya na doon sa sipit-sipitan ng manok. Kung tatlong daliri nang kakasya dyan, payat mga daliri ko pa nga kung tatlong daliri na, baka matanda na yun, 28 months na, hindi na 8 month old. No? Check nyo po yun, that's number 3. Number 4, lighting program. Dito sa Alpha Adventure, pagpatak po ng manok ng 24 month old, ng babae ha, hindi po ng lalaki, ng mga inahin, we make sure na may access sa light ang mga manok for 16 hours. Ganito yan ha. Yung 16 hours bang yan manggagaling sa bombilya? Hindi lahat. Yung 12 oras sa 16, manggagaling yan sa natural source of light. Araw. Sunrise bago mag-alas 6. Sunset, minsan bago rin mag-alas 6. May 12 oras na silang natural light. 4 na oras na lang ang manggagaling sa bombilya. 6 a.m. to 10 p.m. Papatayin dapat ang ilaw. Alas 10 punto. Pwede naman kayong maglagay ng programmable switch. Basta pumatak ang alas 10 sa computer, sa box niya, shutdown ng ilaw. Hindi rin naman kasi maganda yung pasobra. May negative effect yun dun sa kanilang, dun sa hormones na ini-eject ng kanyang pituitary gland ng manok. Never decrease the light kapag ka nangingitlog na, at huwag rin pasobrahan. No? So, ganyan, no? Kung gusto mong paglaruan, pwede rin namang 4 a.m. to 6 a.m.
Sisindi ang ilaw mo, 4 a.m. to 6 a.m. Tapos 6 p.m. to 8 p.m. Kung gusto mong ganun. O kung gusto mo naman, pero huwag niyang pahirapan sa sarili mo. 6 p.m. to 10 p.m. dun na lang. 6 p.m. switch on. 10 p.m. switch off. Ganun na lang. Every day yon, no? Every day, Monday to Sunday, may lighting program. Okay? Ano pa? Wala bang sakit yung mga manok ninyo? Baka mayroon silang ano? What they call on this? Infectious bursal disease. Baka mayroon silang ganun. Yung pagbasa ang kanilang puwitan, no? Yung malaputi, no? Mas, parang sinisipo ng kanilang puwit, mas madumi ang puwit nila, no? Pagka ganun eh, may protozoan infection yon. At pwedeng maapektuhan ang kanilang pangingitlog. No? So that's ng pangilan yan. Number 4 na ba yun? Number 5. Anyway. Yan. Ano pa? Karagdagan doon sa number 1, sa nutritional concern, nutrition-related concern, ano? Nag-experiment na ako dati eh. Kung gaano ka-significant yung epekto ng tinipid mo ng matindi sa feeds ang manok. No? Ginawa ko kasi dati, 50% commercial laying mash, tapos 50% darak. Ah, alam niyo kung anong naging resulta. Gradually, pababa ng pababa yung na-harvest ng itlog. No? Pababa ng pababa. At dumating siya sa puntong ni isang itlog, wala na ako nakukuha. Yun ang nangyari. No? So, dahil sa experiment na yon, na nababanggit ko sa mga seminar attendees ko na huwag nyo nang gawin yung resulta ng experiment ko dati na sinusobrahang tipid natin ang mga manok natin dahil tayo rin naman ang mag-harvest nun. Tinipid natin sila, ititipirin din tayo niyan sa itlog. Okay? Ano pa? Ano pa yung possible concern? Reason. So, paglulugon, no? Baka stress ang mga manok ninyo, ang mga inahin. Kapag kasi naglulugon ang manok, nag-umpisa yun sa bandang ano eh. Towards the end of January or towards the end of February, nagtatapos minsan until mga July or September, yung paglulugon, lalo na yung mga matagal makarecover. No? Pag naglulugon kasi, ang focus ng crude protein ng kinakain ng mga manok natin, mapa-rooster yan o hen, no? Yung crude protein, okay, sa hen, imbes na mapunta siya sa development ng itlog, kasi ang itlog made up of protein yan eh. No? Imbes na mapunta sa development ng itlog, mapupunta siya dun sa regrowth ng balahibo, ng feathers. Ang balahibo made up of protein din yan eh. Hindi nga lang natin pwedeng kainin. Ano? Balahibo. Kasi baka mamaya tatanong niyo sa akin, protein din pala yan. Pwede ko ba gawin bubblegum ang balahibo ng manok? Ako, ayoko. No? Kung gusto niyong itry. No? Pero yun lang. No? Kapag naglulugo, nagmumult ang manok, ang crude protein na pupunta, ang focus niya doon sa regrowth ng hair, ng feathers. No? So, it's all the more na hindi natin sila dapat tipirin kapag nagmumult. Kung pwede nga, bigyan pa sila ng mga legumbre, kagaya ng Madre de Agua na mayaman sa crude protein. Yan, no? Para mapabilis yung regrowth ng kanilang mga naglalagas na feathers. Yan. At maiiwasan yan, probably hindi totally maiiwasan, pero marireduce natin yung impact ng molting kung meron tayong lighting program. Ayon kasi dun sa isang study, scientific study na napag-aralan ko, ang pagkakaroon ng lighting program ay kung hindi man niya mape-prevent, ay mami-minimize niya yung negative effects ng molting. Okay? Ano pa? Ang molting cause of stress. Stress ang manok pagka ganun. Hindi lang dahil doon sa nag-iiba ang focus ng protina, kundi dahil na rin sa stress. Ano pa? Other causes of stress, sakit. Ano pa? Temperature. Kapag ka mainit ang panahon, pag mainit ang panahon, halimbawa, nagte-38 degrees, ganyan, 37, 36, no?
ang tendency dyan, mahinang, ang nangyayari dyan ay mahinang kumain ng manok. Bakit? Alam kasi ng hayop eh, na kapag kumain siya, yung kinakain niya, it will be converted into energy. And feeds converted into energy emits heat in the body. No? Hindi naman sila kagaya natin mga tao na pinagpapawisan eh. Oh. So, ang gagawin ng hayop niyan, babawasan yung kanyang pagkain, yung kanyang pagtuka sa pagkain. Bumabawi yan kapag malamig-lamig ng panahon, bandang gabi. No? Kaya kapag ka, syempre, backyard tayo, wala naman tayong mga cooling system, hindi kagaya sa mga commercial farms, mga tunnel ventilated houses, yung malalaking electric fan, mas yung aircon paminsan, no? Wala tayong ganun eh, backyard tayo. So, anong gagawin natin? Maglagay tayo ng ilaw sa gabi, maybe extend natin ng, sabi ko nga, kung 24 week old pataas ng mga yan, 6 to 10, no? May ilaw sila. Dagdagan natin yung pagkain nila. Kung naobserbahan ninyo na may kahinaan silang kumain sa umaga, o sa bandang tanghali, no? O maging sa hapon, bawasan ninyo yung pagkain nyo. Huwag yung parang walang pakialam na, hindi, basta, nilagyan ko ng pagkain. Binigyan ko sila ng pagkain. Kalahati ng 110 grams sa isang araw, 55 grams binigay ko. Bahala na sila sa buhay nila kung ayaw lang kainin niya. Bahala na kung kalahati lang ng kalahati ang naubos at na-expose ang kalahati. Whatever. Huwag naman ganun. Kung na-obserbahan ninyo na yung kalahati ng 110 grams ay hindi man lang nila nakalahati, ibig sabihin na hindi nila naubos yung 27.5 grams man lang, ano? Yung kalahati, hatiin nyo pa. Ibig sabihin nyo, 1/4 ng 110 grams. Anong 1/4 ng 110 grams? 27.5 grams, no? Yun ang ibigay natin sa umaga. Tapos, another 27.5 siguro sa pandang 12 to 1, obserbahan ninyo, no? Yung manok ninyo. Kung nasisimot nila yung 7 to 8, bigyan mo ng 12 to 1. Kung marami pa rin, ilagay mo ng 4 to 5. Edi yung difference, bago mabuo yung 110 grams, no? 110 grams, ilagay mo dun sa panggabi para maubos nila. Dumiskarte kayo, ano? Be adaptive, no? Kailangan eh dynamic kayo, hindi kayo yung static, hindi yung parang sabi ni Mr. De Guzman sa seminar, 110 grams per day daw. Ibigay ko na namin sa akin yung 110 grams per day na yan sa umaga. Bahala na siya kung maaga niyang maubos yan or whatever. Kailangan dynamic yung ating mga galaw sa farm. Ibig sabihin ng dynamic, nag-a-adjust ka base sa na-obserbahan mo. Okay? O yun lang. I think marami-rami na ako nabanggit sa video na to. Sir Roger, no? Obserbahan po ninyo yung inyong mga manok kasi baka mami sinisipon, may sakit sila, or nai-stress sila, or baka naman bagong dating lang sila sa farm, nag-a-adjust pa sila. May adjustment period din eh kapag bagong dating lang ang mga manok, o kaya naibiyahe sila. Sa akin nga ho dito eh, hindi naman sila lumabas ng farm. Nilipat ko lang sila ng pen. May ganyan akong instance. Nilipat ko lang ng pen, siguro mga 10 hakbang mula doon sa pinanggalingan nila. 1 week silang 1 week na bumabang yung production. After 1 week, bumalik doon sa dapat na percentage ng kanilang egg production. Isipin nyo yun, hindi nga lumabas ng gate namin eh. Lumipat lang sila ng pen eh. Naapektuhan pa. Okay? So, yun lang. Sir Roger, sana na-appreciate mo itong sagot ko sa video. So, di ba? Paano kung tinipe ko lahat yan? Naku po. No? Ang dami kong tinatype. Baka naputput nga ang daliri ko sa pagtatype. Kung lahat ng sinabi ko, tinipe ko. No? So, thank you sa pagtatanong. At dun sa mga gustong kunin ako as a private consultant sa pag-backyard livestock and poultry farming ninyo, punta lang kayo sa alphaadventure.com/consulting or dumiretso kayo sa website, meron dyan consulting dun sa taas. Okay? Pwedeng akong pupunta sa inyo, pwedeng sa telepono lang, video call tayo, kaya sa telepono lang talaga.
per hour ang bayad or pupunta ako sa inyo, whatever, whatever works for the two of us. Ayan, pwede kong bigyan ng exclusive seminar yung pamilya ninyo, kayo, kasamang caretaker, ako mismo dadayo. Pwede. Okay, pag-usapan natin. Alright, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock and poultry farming.